Ooh-la-la. Ito na ang hinahanap mong murang dessert, ang ating buko pandan. Ang una, kailangan po natin ang ating Mr. Gulaman Pack Powder, ang ating pong nyog, buko, coconut, whatever, ang ating pong condensada, alright? And of course, ang ating pong all-purpose cream. At para hindi naman po ganun katamis ang ating buko pandan, ang ating evaporated milk. Okay, okay? And of course, ang ating paghahaluan ng ating mga sangkap. At ipinakikilala ko sa inyo, mga kaibigan, ang ating tagakayod, ang ating Raspa Dor. So ayan, parang ikaw lang din yan, kayod ka ng kayod, pero wala ka namang naiipon. Ito ang barangay ng Buko Pandan, kung saan ka nababagay. So ayan na guys, kailangan nating raspahin o kailangan nating makuha ang laman ng ating nyog. Ayan, or buko. So kung pipili kayo, eh dapat yung medyo makapal na yung ating buko. Pero malambot pa naman para marami tayong nakukuhang laman. Huwag niyong ugaliin guys na kayo ay may tinitira dahil yan po ay may halaga. So ayan, kailangan nating simutin para solve na solve ang ating buko pandan. So ayan na guys, ready na ang ating kinayod na buko. Kailangan na nating i-prepare ang ating paglalagaan ng ating gulaman. So, according to the direction sa likod ng ating buko pandan, basahin nating maigi, 6 na cups ng tubig. Okay, okay, okay. So, kung gusto nyo medyo tama lang, 6 na cups, pero kung gusto nyo medyo matigas, kailangan 5 cups lamang, guys. So, ayan na, ayan na, ayan na. Bilang, pang ilang cups na ba? Basta guys, 6 na cups to ha. Ayan na, ayan na, ayan na. Ibudbud na natin ang ating gulaman powder. Para hindi po mamuo ang ating pong gulaman, eh kailang haluin po natin siya sa malamig na tubig. Dahil ang tendency po niya, kung ilalagay po natin siya sa mainit, eh magbubuo po ang ating pong gulaman. So, kailangan po eh haluin natin ng maigi bago po natin isalang sa ating kalan. Okay? So, make sure po na natunaw po ang ating gulaman powder. Pag narealize mo na talagang wala nang nabubuo o wala na talagang namumuo dyan na powder sa inyong pinaghahalo-halo, eh mag-move forward na po tayo. Okay? And then, pakuluan. And then, pag kumukulo na ng konti, kailangan nating haluin dahil ang tendency po niyan ay kumakapit po sa ilalim ng ating pong kaserola at minsan po ay nasusunog kasi po malagkit po siya. So ayan na, hinahalo na natin hanggang ito ay malagkit. Oh, malapot. So ayan na guys. Kumulo na ang ating gulaman. Patayin na natin ang ating kalan at ilagay na sa isang sisidlan para ito po ay lumamig. Okay, okay, okay. Ang ginawa ko po dito ay itinapat ko sa electric fan. Okay, 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 okay. Ano ito? Parang super energetic tayo habang gumagawa tayo ng ating tutorial, guys. O, ayan na, pagkatapos natin itutok sa electric fan, ayan na po. Matigas na siya. So, para po ay mapadali ang ating pag-slice, ay kailangan na natin siyang kamayin. But make sure na naghugas ka ng kamay. Ayan na, ayan na, ayan na. So floppy, malambot, at tama ang texture. At pero dahil mahilig kang magkamay, kakamayin na natin ang ating gulaman para mabilis tayong makatapos sa ating ginagawa. Make sure na you're doing a good job kahit wala ang boss mo. O, di ba? Dahil masipag ka pagtrabaho kahit wala kang ipon, ayan, ikaw ay Pilipino. Alright?
Okay. Ayusin natin ating paghihiwa into square. Kung triangle ang gusto nyo, triangle ang pagkakahiwa nyo. At ayan po, tapos na tayo maghiwa ng ating gulaman. And then guys, ang next step natin ay, of course, kahit wala ka naman ito, at least kahit meron naman, ilabas ang iyong savings ang iyong buko. Ang sabi nga, kailangan pagsamasamahin mo ang magkapare-pareho. Kaya pinagsama-sama natin lahat ng solid. Ang goal natin guys, kailangan nating makagawa ng ating pong buko pandan. So kung ano man po ang mauuna at kung ano man po ang mahuhuli, parehas lang naman po sila, maghahalo-halo po ang mga yan. So inuna lang po natin ang ating mga solid, ilalagay po natin ang ating liquid thereafter. Kasi ihahaluin mo din naman, nakakapagod maghalo. O ayan, para one time, big time. So bagay ito sa mga nagmamadali guys. Okay. So ang ating pong isang lata ng ating kondensada ay hindi po natin inubos. About 3/4 lang po ang ating nilagay. Kasi parang ang dami na ng sabaw. So hindi po tayo ganun. No. So at this medyo may konting lapot ang kailangan natin sa ating buko pandan. Okay? So ilagay na natin lastly ang ating pong all-purpose cream. Ayan. So bakit nga pinahuli natin ito, no? Kasi parang masarap lang siya pag medyo malapot and creamy, alright? Okay, and saka na lang natin siya i-halo. Halo. Okay, yan lang ating secret. Okay, business tips for you guys. Kung gusto niyo po ng medyo malasa ang inyong pong buko pandan, pwede po makakabili po kayo ng ating buko pandan flavor at pwede niyo po siyang patakan ng ilang patak na. At least 1 tablespoon, I think. Okay, and that yung buko pandan na po na mabibili yung flavor ay may kasama na pong food coloring na green. So medyo kaaya-aya po siyang tingnan. Nagmumukhang yummy, ganun. Okay. So dahil nag-i-enjoy tayong gumawa ng ating buko pandan, ay maghahalo-halo pa ulit tayo ng kaunti. Para mag-blend po ang ating mga sangkap. So, no need nung pag-separate, paghalo-haluin lang natin lahat. Okay? Nagdagdag tayo ng konting buko pandan flavor para medyo masarap po ang ating recipe. Okay? Ang dami kong okay, no? Bilangan yung okay ko. Ayan na, ang sarap. O, diba? And then, prepare na natin siya. Ilagay na sa ating ref, good for 2 to 3 hours. And ilagay na natin sa ating sisidlan. So dahil marami kayo sa inyong bahay at walang lamangan, ilagay nyo siya sa tagi-isang container na tamang-tama lamang po ang dami para wala pong nag-aaway, especially yung mga bata dyan. And for your pangkabuhayan din, pwede nyo rin po itong gawin. And mag-costing po kayo. So, ang nilagay ko po dito mga ingredients, kung nakikita nyo po, parang lata-lata lamang po. Alam nyo na po yung kung ano yung tapal nun. So, we are very smart Filipino, huh? Ayan na. So, 10 ang ating